Guys, may another video na naman tayo, guys. So, good morning sa inyo. So, magluluto tayo, guys, ng tuna patty, guys. So, gamit natin itong repolyo. So, itong repolyo, i-slice natin, guys. Itong ating repolyo, guys. Mag-i-slice tayo. So, i-slice natin yung ating repolyo, guys. Tapos, kuha lang tayo ng bowl ng paglalagyan natin ng ating mga repolyo. Yan, guys. No? So, yan, slice muna. Pakukuluan natin to, guys, yung repolyo na to, guys, nung hati natin. Patanggalin lang natin yung mga lumang part ng ating cabbage. Set aside. Yan. Yan lang natin, guys. Slice natin yung mga maliliit yung repolyo natin. Maliit lang yung nabili natin repolyo, guys. Saktong-sakto lang to sa gagawin natin. Ayan. So, napakaliit kasi nung ating sangkanan, guys. So, gaganyan lang natin. I-slice natin yung repolyo ng mga maliliit, guys. Tapos, pakukuluan natin ng tubig. So, anin muna natin. Kuha na tayo ng tubig natin pampakulo. So, ito na yung ano natin, pagpapakulo na tayo. Pininitin na natin yung ating pan. Tapos, ito na nga. So, ayan na. Ito na yung mga hiniwa natin, mga cabbage. Ang sarap nito, guys. Sobrang sarap nito. Namiss kong kumain nito, guys. Sa totoo lang. Sobrang namiss kong kumain nito. Ating lulutuin ngayon. Yan. Sarap, oh. Sarap talaga nito. Sa ilain, anin lang natin, guys. Slicing lang natin ng liliit yung cabbage natin. Huwag natin isama yung mga matitigas na part, guys. Natin kailangan yun. So, ganyan. So, maliit lang tong cabbage na nabili natin sa dito sa talipapa, dito sa amin. So, yung mga sirang cabbage na huwag na natin isama. Sarap nito, guys. Namiss kong kumain nito. So, ngayon, may chance na tayo ulit makapagluto nito. So, pwede rin to, guys, sa ano, corned beef. Kung gusto nyo yung corned beef, pang ilagay nyo, pwede rin, guys. Depende sa inyo kung gusto nyo tuna or corned beef. So, mas maganda kasing, ano, guys, no, tuna gamitin natin. So, makikita nyo mamaya kung paano ko siya minimix. Yan. So, pinakukuluan na natin yung ating, ano, guys. Ating cabbage, pakuluan na natin. Tingin na natin siyang kumulo. So, yan. So, we-prepare na natin yung ating flour, guys. Yung binili nating flour. Prepare na natin yung flour. Ating ingredient. Bagong-bago itong flour na to, guys, yung binili natin. So, habang pinakukuluan natin, i-ready na natin yung ating harina. Diba? Para doon sa ating gatawin. So, sasabihin na tayo ng ating flour. Yan, bagong-bago yung flour natin, guys. So, habang kumukulo na yung ating, yan, kumukulo na siya, guys. Nakagkasin flour ko rin sa aking nalagyan ng tumatapon. So, mamaya na natin salin yung ating flour doon sa lagayan natin. Yan, kumukulo na, guys.
So ayun na nga, kumukulo na guys. Kailangan malambot na malambot yung ating repolyo or cabbage. Tapos, unay na natin yung itlog natin dito sa ating palpak, ang ating pangpukpok. Unay na natin yung egg. So, binabati na natin yung itlog guys. Lagyan na natin ng salt yung ating ginagawa ngayon. Salt. Ayan. Grabe guys. So yun, magpatuloy na natin guys. So meron na tayong ano, no? Matihin lang natin ang itlog. Tapos itong tuna natin, buksan na natin ang ating tuna. At tanggalin natin yung tubig, syempre guys, ng tuna na gagamitin natin. So, di natin kailangan yung excess oil niya. Set aside natin yung oil. So, lagay na natin yung tuna dito sa mixing bowl. Mas buksan pa natin yung isang another tuna. Masarap, maraming tuna guys. Habang kumukulo na yung ating cabbage, ilagay na natin doon yung tuna doon sa ating egg. So, lagyan nyo ng pepper guys kung gusto nyo lagyan. So, ako wala akong available na pepper ngayon guys. No? Kaya hindi natin siya malalagyan. So, yan. Okay. So, medyo okay na ata itong cabbage. Antayin natin na lumambot yung mismong cabbage guys. Antayin natin siya lumambot. Yung cabbage natin. Okay? Tara, kita nyo ba? Yung itlog.
yan, naglagay na tayo ng ating minix, guys. Ito na. Konti na lang. Haluin pa natin ang haluin bago natin. Mainit na yung mantika niya, guys. Mainit na. So, ilalagay na natin doon. So, wait lang.
So ito na nga guys, piniprepare na natin yung ating niluto guys. So napakasarap ng tuna patty with cabbage guys. Sobrang sarap. So ito na nga guys, magkakaalaman na tayo dito sa ating niluto na napakasarap. So ito na nga siya guys, so kitang-kita nyo naman na napakasarap talaga guys, ang ating imumukbang. So ito na nga guys, so subukan na natin itong ating ginawang suka guys. So ito yung suka na ginawa natin, di ba? So kasali natin yung suka dito. Ang sarap ng suka nung ginawa natin guys. So tikman na natin to, yung parang okoy. Ito. Yummy. So yun na nga, sinusaw na natin. Sarap. Napakasarap. Mainit nga lang, hindi ko mahawakan guys. Sarap. Ang sarap ng suka, guys. Sobrang sarap ng ginawa natin suka. Ang sarap. Sobrang sarap nito, guys. Sobrang suka palang panalo na. So ito ulit guys, so tikman natin ulit guys, sobrang sarap talaga, promise, ang sarap oh. Oh, kinausaw sa suka, ayan oh. Guys, ang sarap ng suka. Ang sarap ng suka nung ginawa natin, lasang lasa na. Sobrang panalo. Panalo yung suka na ginawa natin. Ang sarap. Grabe. Ulitin ko yung paggawa niya ng prami. Sarap, prami. Ang sarap mga kapatid, gutom! Sobrang sarap, grabe talaga. Hindi ko pa tapos lutuin yung iba guys, pero ang sarap talaga nito, sarap ulamin nito. Yummy talaga niya. Biro mo ito yung gulay guys. Oh, yung repolyo, yung gulay. Hanta nyo. Babad na babad kasi yung suka. Yung suka na ginawa natin, babad na babad. Sobrang sarap talaga. Kasi lasa-lasa, grabe oh. Ang sarap niya ha. Grabe to guys. Ayan yung suka oh. Ayan yung pinakabawang niya. Ang sarap nga inumin. Yummy talaga. So ito na nga guys, so gumawa na kayo ng ganitong ginawa ko na tuna with repolyo patty guys. Sobrang sarap talaga guys. So kitang-kita nyo naman kung paano ako nasarapan dito sa tikman natin, sa niluto natin guys. So meron na akong masarap na almusal ngayong umaga. Magandang umaga sa inyong lahat dyan. Mga kapatay gutom, babu!